Good morning, good day. Welcome back sa ating podcast. Today, we are going to talk about places na pinuntahan namin at places na gusto pa namin puntahan. But before that, we will proceed sa ating wisdom talk for today. Mama Maria, take it on. I don't trust words. I trust actions. People can tell you anything, but actions tell you everything. Pagdating sa mga pagsasalita, hindi naman lahat anytime pwede mong paniwalaan. Although, depende rin siguro sa kausap mo. Pero iba pa rin pagka yung sa gawa mo nakikita o kumbaga napapatunayan yung para paniwalaan mo. Ang unang-una kasi dyan, yung trust. Kumbaga, ano ba yung sinasabi? Yung sinasabi niya ba is totoo? Ginagawa niya lang o nag-iimbento lang siya, hindi katulad pagka ginawa mo, mapapatunayan mo na yun talaga yun. Kung ano man yung sinasabi. Hindi lang basta salita, di ba? Gawin mo din. Kailangan din makita sa gawa kaysa puro salita lang. Hindi po mapasok, di ba, yung action speaks louder than words. Na mas ano yung action kaysa sa mga salita. Kasi yung salita, madali lang sabihin. Pero yung action kasi parang more on sincere action yun eh. Kumbaga doon mo mapapakita na talaga kung talagang sincere ka doon sa mga sinasabi mo. Kaya syempre, mas mapaniwalaan mo kung ano yung kilos niya kaysa doon sa mga salita niya. Tama naman. Actions speak louder than words, diba? Kasi kung hindi, then ano, parang magiging empty promises siya, empty words. Kasi kung walang action nakasabay. Ang mangyari kasi noon, people will not trust us kung sakali na kung ano yung mga sinasabi natin, hindi naman natin ginagawa. So, when we execute things, kung ano yung mga pinapaniwalaan natin, meron siyang impact, meron siyang benefit sa mga sa buhay ng natin or sa buhay ng ibang tao. Yung impact na yun kasi parang yun yung parang matatandaan tayo ng tao. Na instead na parang natandaan lang tayo kung ano yung sinabi natin, natandaan tayo dun sa ginawa natin. It's more impactful kung mas ginawa natin yung sinasabi natin kaysa yung parang sinabi lang natin. Yung actions kasi, di ba yung pinuprove niya yung kaya ang salita parang nawawala ng meaning kasi iba yung gawa nga sa nagsasalita ka. Parang ganun. Kaya ito yung ano, maganda rin dito, kumbaga parang if you are talking like, you know, as if you are the authority, although hindi naman sa ganun, kumbaga parang whatever you're saying, siguraduhin mo na ginagawa mo rin talaga siya. So this way talaga, alam mo, talaga nga ayusin natin ang mga buhay natin tsaka yung mga sarili natin. Opo. Yung sinasabi actually, natin na be naman. Kind. Oo. Ako, ang issue ako. Practice what preach. Yes. Oo. Kung parang, since naandito tayo sa ganitong platform, syempre, kahit pa paano, apat tayo nakikita rito sa square nito, kung ano sinasabi natin, matatandaan ng tao yun. At halimbawang, mapunta tayo sa ganun sitwasyon, tapos iba yung sinabi natin sa ginawa natin, aba, hahabulin tayo. Tama. Kasi ano yan, di ba parang, asaan ang ano tawag dito? Kredibilidad. Kredibilidad diba? Mo. Oo. Tsaka syempre, hindi naman kailangan tayo parang yung magpanggap sa iba yung sinasabi natin sa ginagawa natin. Di ba? Wala naman kailangan maging ganun. So, kung ano lang tayo, kung ano yung sinasabi natin, yun lang siguro. Sa atin, ah, yun. Kaya kasi, hindi mo kailangan noong pa man, nauso na talaga ang palabra de honor. Kaya be careful sa kung ano ipapromise mo na gagawin mo. Lalo sa promise, iba kasi ang promise talaga. Kumbaga, ibinigay mo na yun. May utang ka na sa tao na yun kasi nag-promise ka na. Mm-hmm. So, mind what you're saying and also, kung ano man yung sinabi mo, gawin mo. Talk is cheap. Yes. Laging madali sabihin. Madali sabihin. Magigim ako. Pupunta ako dyan. Sige, sasamahan kita. Sige, babayaran kita. In any way talaga, pag sinabi na lang, andali. Pero pag andyan na sasamahan ng gawa, di na mahihirap. Ito po, pasok yung so, ano, utang. utang. lalo na sa mga utang, babayaran kita. Diba, yung mga promises na. At tapos, promise, ibibigay ko kaagad. Mm-hmm. Yeah. Diba? Ang pinakamatindi rito, halimbawa, pinakamatindi na ano, oh, on the way na ako. Pasa naliligo pa lang. Yung mga ganyan. Usapan. Ito ang ating wisdom thought for today.
And now we will proceed sa ating main topic, ang ating episode 21. We're going to talk about yung mga napuntahan na namin, yung mga experiences namin, yung mga hindi namin makakalimutan na mga memories, bloopers, pagkain, experiences, yung mga hacks, and to do's also, yung mga DIY, lalo si Dada, lintik na pag sinabing plano ng lakad, alam mo na, si Dada naman yung organize yan. You just have to sit back and then, pwede ka and naman finance. Magawa ng ano, tourism, ano? Sit And back, finance, relax, and yes. finance. So, ayun. Yan ang topic natin for today. Kumustahan muna tayo. Hello, mga kabayan. How's everything? How's everybody? Ay na nga, sa likod ko, ano na, Australis na. Papasikat ng Aurora, ano, Australis. Ah, meron din talaga dyan? Ganyan. Pink and ano? Wow! Pink and purple. Ganda. Di ba Borealis is blue and ano green? Ganun. Oo, so yan, sino siya? Australis. Purple, Australis. purple and pink. Wow. Spring na niyan ngayong Oh. season? Ngayong panahon, madalas. Dumadala siya ganyan. Ta, picturean mo nga anong, ano, totoo, Alin? pwede, ano, Depende hindi ko sa alam ano, talaga. depende sa area. Kasi hindi siya laging meron. Merong visible dito, pero hindi mo siyempre maaabangan. Kung maga, ano ba, Oo. swertihan ka. Parang ano din, Borealis Oo, na swertihan yeah. ka rin. Oo. Kung baga parang rainbow din. Rainbow, oo, swerte ka pag nakakita ka. Pero ang saya pag nakakita ng rainbow dito. Natutuwa ako kasi Kasi buong buo tapos matingkad color. Ano ba yan? Pati ba naman sa rainbow, ano, kinukumpara sa tamang pa Pilipinas, rin. Ano, malabo, blurred. Baka dahil sa pollution. Actually, ha? oo. Siguro. Okay. Kasi sa atin, di ba, hindi mo makikita yung clear clouds na ano, di Oh. ba? Dito, yun nga, ano, pollution talaga. Mm-mm. Ay, teka, nag-promise ako. Tinan mo, tulad yung nag-promise ako. Birthday ni Mylene Sarno. Di ba sabi ko, isa shout out ko siya. Oh, shout out, Happy Mylene. Happy birthday, birthday, Mylene Mylene. Sarno. Oo, naalala ko, isa kasi siya nagpapakopy sa akin before. Sitmate mo ba siya? Sabi kayo, sitmate? Oo, sa likod, di ba? Oo. Ito, Perlas. Tapos yung S. Perlas, Sarno. Oo. Perlas, Oo. Sarno. Ganon. Basta. Anyway, kahit hindi ka Anyway, pa hello, subscriber, si Mylene. shout out Yeah. kita. Uy, birthday din ni ano ni Annalyn Reyes ngayon. Annalyn Dialogo. Ay, si Annalyn. Happy yes, birthday. Annalyn. Happy birthday. Ang ano, ang mahilig sa BTS, 'di ba mahilig din sa ano, loko ano ni BTS. Sobra. Oh, siya. Ano yung sayo? Bilang ang topic natin is destination. Kayo ba? Ano yung best places you have visited? Without explanation. Parang nilalagyan mo ngayon, ha? Siyempre, given na yan. Oh, yeah. Ah, ako, Palawan talaga. Top of the list, still Palawan. Buti na lang dadoon mo ako dinala kasi merong El Nido, eh. Pero, Coron pala talaga. Sa akin, ano, Coron pa rin. Ikaw, Mama Grace. Ako, Rome. Oh, wow, man. Ay, iba? Kasi pa ng Palawan. Okay. Kala ko uwi na kami eh. Sa'yo. Oh, sige, yun lang naman ang tanong, di ba? Ano yung best place na puntahan mo? Di ba sila may explain? Okay. Yeah. Next. Destination. Later natin gawin. Travel bucket list. Hindi ako ready sa travel bucket list. Pero ang alam ko lang, kung may pupuntahan ako na gusto sanang mapuntahan pa, Pilipinas pa rin eh. Batanes talaga. Batanes. Kung may international man, Japan. Kayo. Ako, kung Pilipinas, syempre Pilipinas naman talaga. So kung Pilipinas ako, ang gusto ko pang mapuntahan ay Bukidnon. Gusto kong bumalik sa Bukidnon kasi hindi ko siya na-explore. Oh, yeah.
hindi ko siya na-explore. As in, parang... Di ba, dapat pupunta tayo na nag-Davao, kaya lang, ano, kulang sa time. Kulang talaga sa time. But anyway, Okay. bukid noon, gusto ko siya ma-explore. Kasi parang pumunta ako doon, ano lang, work lang siya. Siargao, kasi hindi pa ako nakapunta ng Siargao. Ah, Siargao, oh, nga. Siargao. And then, anything yung sa south na hindi na-explore, like Tawi-Tawi, Basilan, yung mga yan. Kasi, ang narinig ko, yung mga hindi na-explore na yan, yung dahil takot nga tayong pumunta doon, ito yung mga, yun daw yung mga magagandang places kasi hindi nga siya napupuntahan ng mga turista. Hindi siya naaabot na usually ng mga turista. So yun, anything dun sa south, Mindanao area. Ano na? Ako ano, sabi ko nga, hindi pa ako nakakarating ng Palawan. Kaya gusto ko magpunta ng Palawan. Nako, Mama Grace! Taob yung Rome mo! alam mo, tinatanong ko yung sarili ko. Di ba nasa Dubai naman ako? Ang tagal ko na rito. Pero why I always say na Pilipinas pa rin ako? Aww. Kasi nga parang mas na-appreciate ko yung hindi man-made. Yung gusto ko yung creations talaga. Nature. Oo. Dito, nung nag-road trip kami, gusto nila punta sa mga Corfakan, ganyan, sa mga... puro bato? Ano makikita ko sa bato? Kung galing na ako ng Sagada. Kung galing na ako ng Baguio pa ulit-ulit. Kung na traverse ko na ang papunta ng Palawan at nakita ko na from airplane yung itsura ng limestone formation sa baba, paano ko pa ma-appreciate ang bato lang? So, talagang medyo bias ako. And I feel bad nga sa mga taga rito kasi kung mga parang yung maliit na agos ng tubig. Kore. Parang kulang na lang ano amaze nila na, rito. Amazed totoo. Na amazed na sila. Sabi ko, wawa naman tong mga to. Exactly. Kasi wala naman silang mapuntahan eh. Oh, unlike sa Pilipinas, napakadaming pwedeng puntahan. Napakadaming kultura na pwede mong masilayan, na gusto mong ma-experience, pagkain, tao. Diba? Ay, nako. Ikaw, ano bucket list mo, Mama Grace? Ayun nga, sa Pilipinas, gusto ko Palawan. Ano makikinig? At saka Siargao. Hmm. And then for international, gusto ko magpunta sa Jerusalem. Yeah. Sa Egypt. Yan. Next, memorable travel experiences. Bloopers na wow mali. Isa sa mga memorable ko, yung nag-Boracay tayo. Yung tayo. Oh, tayo? Oh, best yun. Best. So, ano kasi, parang... One of the best. So free. Parang ganun. Hmm. Napaka-free nung ano na yun, oo, nung memories. Pwede kung beses ka nang punta, di ba? Ay, ang saya. Ay, yung first or yung second? Or ako? Ano? Hindi ko na alam kung ilang beses ako nakarating. Hindi, yung tayo. Yung tayo, yung ako first 2010. Ko yun, first and last. First and last? Ako din, first and last. Oh, 2010. Tayo ha, yung 2010. Tayo. 2010 yata yun, that time. Ah, isa pa pala yan, best places to ako, yung visited. Ako ang naano ko na talaga. Nasanay ka sa, kunyari, sa Manila na city life na parang di metro lagi ang galaw mo kasi dapat syempre nakabis ka pag during meeting, mga ganon. Sa Boracay, nakapanti ka, lumabas ka, okay lang. Mag-withdraw ka, nakapanti ka, okay lang. Diba? So, ano siya, sobrang free. Tapos parang sabi mo yan anong... na, mag-sosoin ako doon ha. Punta ako doon sa D-Mall doon ha. At walang pakialam sa iyo ang tao. Walang pakialam. Kasi nga, So, oo, and, walang okay. Pakaila. Kahit anong shape ng katawan mo at pumunta ka doon, nakatupis ka, wala silang pakailam. Kasi nga walang pakailamanan. Oo, walang pakailamanan. Tayo lang naman Pinoy nang ingialam usually pag mga ganyan. Kahit anong hanapin mo, the island has to offer. Always, lagi. Lagi yes. May ganun. Parang, gusto mo ng... talagang ano, yung best of both worlds, kumbaga, kung gusto mo ng party-party at the same time, nature, beach, andoon eh. Ahimik. Andoon talaga. Ooh. Oo. Gusto mo inom, Correct. Gusto mo sayaw, andoon. Gusto mo jowa yes. For a time, andoon. Yes. Makayas eh, no? Everything. Everything. Mag-shopping. Shopping din, actually. Oh. Yung gusto mo ng tipid na gala, meron sa Boracay. Gusto mo ng high-end, meron din. So, nandun siya lahat. Option, ang daming option na pwede mo. Ang daming options. Yeah.
Ang hindi ko makalimutan doon, ay ko sobrang saya ng Boracay noon. Kasi first, kayo yung kasama eh. Tropa mo eh. Have the money na. Tapos ang kasama mo pa, yung mga piniling kaibigan, yung mga taong gustong gusto mo. Yeah, Eh di ba nga, ano, exactly. syempre OFW na ako noon. And at the same time, dahil mas importante sa akin yun, dahil hindi ka pa nag-abroad doon, no, Mama Grace? Hindi pa. Hindi 2010. pa, oh, yun. Ako nag-abroad, 2010. Oo. Parang doon ko talaga na-realize, I would not want to be anywhere in the world na manirahan kundi sa Pilipinas lang. Kasi parang kulang yung age ko, kulang yung lifetime ko para ma-explore kung gaano kaganda sa Pilipinas. No wonder lahat ng mga vlogger nag-uumpisa lahat sa Pilipinas. Nature, tao, kultura, pagkain, nasa Pagkain, correct. atin lahat. Ito yung kumayaman natin. Oo, no, Pilipinas pa rin. There are so many things to offer, to explore. Yun, I want to finish my life nasa Pilipinas pa rin. Hindi pa to Kahit, finale. hindi naman. Hindi, wag muna. Ang dami na pag-usapan, di ba? Para... Yung nga, yung sa Boracay nga natin, nakakatawa yung, naglalakad lang tayo noon, yung sunset, yeah. tapos Oh, meron diba? pa, ano, yung Oh! may video, hindi pa uso na yun. Wala pang tripod, wala pang ano noon, wala pang selfie stick. Di ba? Oo. Wala pang ano noon. Selfie Stick ba stick. yun? Wala pang drone. Wala pang ano. Selfie. Oh, yeah. Oh, my God. At saka yung, ang hindi ko makalimutan doon, di ba parang sabi ko nga, frustration ko na magkaroon ng kulot na buhok. Di ba, remember, may dala ako noong wig. Hindi ko kailangan i-remember. Pwede kong ipakita. Di ba, sabi ko, gusto ko magkaroon ng blonde hair, tapos yung wavy, tapos kulot. Parang mukha akong ano talaga, blonde. Sa'yo tayo, di ba? Sa fire dance? Yes, Sa fire dance? Oo, fire dancers. Fire dance. God, that video. Tapos masaya si Mama yun. Grace, lintik na eh. Lintik na itsura nung nalasing eh. Kumbaga, iyon yung trip na wala tayong pinlanong activity. Gusto lang natin magpahinga, mag-enjoy, yeah. Gano'n. Umupo lang. So, ginawa natin, tumambay. Yes. Inom-inom ng konti. Yes. Pika-pika kasi nagaantay ng sunset, ganyan. Tapos biglang merong film viewing sa area, di ba? Doon sa pinuntahan natin. No? Tapos biglang nag-open bar on the house lahat. Ay, hindi ko na matandaan yan. Okay. Remember, yung parang tayo na tumatanggi, ayoko na. Lahat bagsak-bagsakala. Binulungan tayo kasi nga, tayo order tayo ng order eh. So, ginawa nung waiter na nagsaserve sa atin lagi, mawag na kayo malis kasi merong ano mag-open bar kami. Eh di syempre, libre. Alam mo na, kahit na may kinikita na tayo that time, libre yun eh. Nagtambay kasi may alak eh. Tapos tumambay, tayo na ang ano tumatanggi. Remember, sumali pa si Ria sa game. Talaga oh sa mga God, ano yan. The best. Sa mga nakakatuwa naman talaga yan. Kahit anong balik ko dyan sa Boracay. Alam the mo yun, best. Oo. Kasi wala nga. Kasi nga parang, ewan ko, kahit anong sabihin nila dyan na, ay, overrated naman yan. Yeah. Ganyan. I don't think so. Kasi ako, nag-enjoy ako dyan. Kahit anong balik ko dyan. Ako na na-realize na napakaswerte talaga natin. Napakaswerte. Oo. Alam mo yung umupo ka lang sa buhunginan, tapos titigan mo lang yung, ano, yung karagatan. Di ba may nagpa-parasailing, may yeah. nagsisailing, tapos may ikinakasal doon sa kabilang side, correct. Tapos may nagtatakbuhan. Wala lang. Yun lang, napaka-blessed ng Pilipinas sa lahat ng bagay. Alam mo ko ba, parang doon ko talaga nararamdaman kapag OFW ka, kaya may naghuhumayaw na ano nabubog sa akin kasi naranasan ko maging ano yung i-explore ang Pilipinas punta sa mga lugar na yan. Parang kahit anong gawin sa akin ng Dubai, hindi ko makuhang ano eh. Tingnan siya the same way na nakita ko sa Pilipinas. Hindi ko kailanman pagpapalit na kung ano meron sa Pilipinas. Yun nga lang talaga yung opportunity na andito eh. Pero everything else, nasa Pilipinas. Ang dami magagandang place sa Pilipinas. Oo, pa hindi pa lang na-explore. May share lang namin is yung kasama namin, yung mga kagrupo na. But sa lahat ng mga pinuntahan namin, di pa nag-Bicol din tayo? Di ba? Oo, yan, nag-Ilocos. Tapos, Baguio. Ay, sa Sagada, ala! Ang ganda rin na Sagada! Iba rin yung ano sa akin, Sagada, ha? Iba ang charm ng Sagada rin, correct. Iba! Oo. Doon ko naman na-realize na
Puro natural lang at saka sobrang babait. Doon ko lang nakakita na ang mga tourist guide, yung mga tourist guide natin, ano sila, hindi sila greedy. Kung ano yung rate, nakapeg lang sila sa rate, hindi nila dinadagdagan. Kasi na ano sila na, hindi, ito yung pinag-usapan, ito lang po yung rate namin, standard, hindi po pwedeng lumagpas. So alam mo talaga na yung sistema sa Sagada, maayos. Hindi siya yung exploited. Parang kahit anong kape ang inumin mo sa Sagada, napakasarap. Di ba? Nalala mo sa Gaya Cafe lang tayo. Di ba? Cooling din. Oo, Nay. Tsaka yung ano, yung biyahe, in fairness. The ano nga, parang yung journey papunta doon, The actually. journey. Yung Correct, correct. tawanan, yung tipong tatahimik lahat kasi natutulog na pala yung iba. So, wala nang Oo. kwentuhan. Tapos biglang magising ang isa, gigising lahat, kwentuhan na Oo. naman, tawanan Oo. naman. Ganun talaga. Yun. Hindi, Alam mo, ano saan pala? talaga kasama ang mga kaibigan, ang mga tropa, no? Pag sa Yes, biyahe, yun it's the naman. best. Alam mo, hindi, gusto ko lang banggitin. Kaya memorable sa akin yung Ilocos. Dahil natatandaan mo, kasi yun yung may tsunami. Tsunami alert. Yes! Oh, nice. Ang biyahe talaga nun, Ilocos talaga. So, dire-diretso kami. Pagudbud. Tapos, balak namin, magsistay kami dun sa Dulot-dulo! mismong, sa ano, Pagudbud talaga area. So, dun Oo, sa beach dulo area. talaga. Pero, dahil sa pagod, dahil, ano kami, parang, pababa yun, di ba? 8 hours. Pababa siya. Di ba da, sabi ko nga, dahil ko pa nagbalik ng Dubai, kasi nga, 8 hours ang travel, pambihira. Well, Thailand. 12! Oh my 12 God! tayo. Better Yeah. na yung daan na yun kaysa pa Bicol. Kasi yung Bicol Oo natin, naman. ano-ano din dun, hirap din Delikado. eh. Pito pang Yung manok. Ilocos naman, dire-diretso, ang haba lang. Yun naman sa Yes. Ilocos, di yung papagudpod, pababa ka pa. Isang oras ka pong pababa. Yes. Sa sobrang pagod namin, natulog mo na lahat, no? Hindi mo, wala nga nag-lunch Yes. eh. Yes. Pagkagising namin, yung mga telepono namin, bigla may mga miss call ng Oo. nanay namin, tatay namin, kapatid, lahat. May Wait, ganyan. ang nanay ko wala, di ba sabi ko, mahal ba ako ng nanay ko? Ba't parang wala namang pakialam? Lahat sila meron. Lahat. So, Oo. nagulat ako pag ano ko, umiiyak na ang tatay ko. Bakit umiiyak? Diba parang, ano yun? Pag yun, umiiyak na, grabe na. Hindi ka sumasagot. Oo. Nasaan kayo? Yung ganyan. Kasi alam, ako naman nagpapaalam naman ako lagi. So, nasaan kayo? Pupunta daw dyan ang tsunami. Madami nang namatay sa Japan. Ganun. Ako, pag ganun, hindi na ako nakakapagbiro. Natakot na talaga ako. Ngayon, doon na-realize nung kasama ko, itong mga to, na sila din, ganun na din ng mga messages sa kanila. Kasi nga, alam na papunta kami doon. So ngayon, nakita nila, nakibiglang ano, lalaman nila na ang dami nilang messages na kamusta kayo dyan, ano nangyari, ganyan. Tapos wala kaming, wala parang for ano, for, oo, for an Eh, ang hour or news two. noon, di ba, Taiwan ang sakop. Ang nasasagap natin na news, eh, ano? Taiwan na. Taiwan, di ba, oo. Taiwan na. E tapos natakot kami kasi sabi, parang in less than an hour, papunta na ng pagudpod yung tsunami. Doon kami natakot kasi nung time na yun, nagbukas kami ng TV, sinabi nga sa news na less than an hour, nasa Ilocos na. So natakot kami sa less than an hour kasi sabi namin, binaba namin yung pagudpod 1 hour. E mas mahirap ang paakyat. Tapos ang dala pa namin, kutsi lang, sedan. So, paano kami makakaakyat ng ganung kabilis ng 1 hour na paakyat pa? So, lahat kami, di, kiyatan, di, tatatanan, tinanong pa namin yung caretaker ng ano, ng pinagsistayan natin. Tapos, at ito, tanong nito, paano ko kayo? Di ba, ang sagot sa'yo? Ganun po talaga. Bahala, ako. Ganun. Di, kung, ano kung talagang mamamatay, dito na po kami mamamatay. Eto rin na, ayaw natin yun. Parang isa na, huwag tayong idamay. Madali kami paakyat. Pinakiramdaman naman namin. Tapos diba kaya nakinig naging tayo OA ng din, news. Naging OA din yung reaction natin, no? OA yung reaction because of the people that are concerned. Diba? They were concerned. Panic na super, super panic sila. Kasi even office mates, nag-ano diba sa'yo. Di ba sabi ko, ah, alam ko na magiging balita sa isang OFW ng Dubai, nagbakasyon lang, na tsunami deads. Correct. Yun nga yun.
Teka, kailang, ano ba my yung God. year yung tsunami na yun? 2013 ba? 2011. At 2011, na tsunami ng Japan yun, di ba? Yung the biggest hit sa kanila ng tsunami ng Japan. Pinakaramdaman naman namin yung condition ng area. Na ang sinasabi naman ng mga local na DOST that time, too much yung news na kumakalat. Kasi parang Like sinabi sad. na 2 meters yung taas ng tsunami, pero pagdating ng shore yan, bumaba na. So too much. Pero, di ba enough na nila yung windmill that time? Pero pinunta pa rin namin. Parang natat na, di ba? Parang, Nakapagpa-picture tayo doon? yeah. Kasi nga, matigas ulo Okay. natin eh. Kasi di ba, ano, Oo nga, sinarado no. na nga kasi. Oo Dahil nga, dahil nga. may alert. So, eh, syempre, parang, para hindi sayang yung biyahe, pinunta na rin natin. Tapos nung paahon na tayo, kumbaga parang feeling natin, alam mo feeling natin, ang tidal wave nasa likuran lang natin, ganun yung feel ng pagmamadali namin, na parang ayan na, ayan na, sa likod, Nais dali, na dali. oras na lang eh. Hindi Bilhin na pero, lang. ano nga, iba nga yung feel that time. Kasi yung pinutahan natin sa Pagudpod, ito yung kalmado. Kasi diba may surfing area na Pagudpod side. May surfing area talaga. So, wala na kasi yung alon. Pero yung pinutahan natin, yung namin, yung kalmado talaga. Pero nung pagtingin ko, talagang maano na siya, maalon. So, iba na, Andon. iba talaga. Nag-evolve na kasi yung travel natin, di ba? Nagsimula naman yung mga gala-gala natin. Remember, nagsimula naman tayo, Batangas lang. So, nag-evolve yung travel natin. Munting buhangin lang tayo nun, di ba? Oo. Yun ang So, evolution umpisa. ng travel natin because of the Yeah. financials din naman, di ba? Yes. Yeah. Correct. Yun yung mga memorable din Oy, naman. teka muna. Nung nagbagyo tayo, napaka-memorable din nun. Kasi kumbaga yun yung pinakaunang malayong pinuntahan natin as tropa. Ay, oo. Di ba? Oo. Oh. Kasi munting buhangin, Batangas lang yan. Long And the drive. next, Correct. Bagyo. Long drive. Oh, Oo di nga. ba? Yun ang pinakamatagal. Napaka-memorable din nun. Anak ng Tokwa, sobrang saya din nun. Masaya din yun kasi nga dahil first years natin na nagtatrabaho that time. Oo, tsaka wala pa So, nag-a-abroad noon, di wala ba? lahat. Oo. Mga iba lang. Oo. Sabi sabihin yung parang may mga ilan doon na hindi pa talaga nakapunta ng Baguio, yung gano'n. First time Or na. doon lang ulit nakaulit, gano'n. Correct, So, correct. bottom line, mukhang hindi naman talaga doon sa pinuntahan. Kung sino talaga yung kasama mo. Diba? Tapos kung ano yung nangyari during the travel, yun talaga yung memorable. Okay. Tapos sa muna, di ba, yung ano, honeymoon nila Rhea at ni Jimmy sa Davao. Kasama Davao. tayo. Davao. Yung punta tayong Sandali. Talikod Island. Talikod ba yon? Ang nagustuhan Yes. ko sa Davao, yung food. Yung food. Ay, oo. Food. Di ba, may kinainan tayo na yung lato up to Sawa. Ay, oo. Woo! Sarap. Fresh. Yung doon ko natutunan yung kwek-kwek na may sausawan na may ano lang, asin lang tsaka cucumber lang. Ang sarap! Yan Kwek, kwek. yung Ano may Wait, pipino. wait. Yes! Talagang libre lang ang lato doon sa ano nila, oh. Doon Yes. sa pang toppings. Oh, Ito pwede to, ka ano? lang, Yeah. libre lang. The best! Ano to? Ribs ba Liempo. yan? Liempo Huh? ata yan. Liempo. Ribs. Ah, Ribs. tempo. Best food. Mga pagkain ng mga ano, no? Pagkain Ay, ng the best mga talaga. Alam mo, paborito ko talaga kasi ang hilaw, ang kinilaw talaga. Tsaka yung lato. Cebu, Pucha. sinugba. Oh! Oh, nakita mo yung kaligayahan ko nung dinala niyo ako doon? Alam ko na nalang Sinugba. mag-orgasm ako eh. Lapu-lapu, iniiyaw sa harapan mo, ang bango na ay, ang Yeah, bango! Kasi true. enjoy na siya, kaya masarap Oo lahat. nga eh. Wow. Kahit Hindi anong na yung, iniisa mo. hindi na kasi kung bakit siya naging impactful sa akin is dahil hindi ako taga rito eh. Although taga Pilipinas ako, isipin mo may ganito sa gitna, kaya nga siya Queen of the City eh. Queen Queen of City of ano, the Queen of the South? South. Queen City of Queen City. Queen City of the South. Bali, ganon. Queen City of the South. Ano, deserve lang talagang tawagin siya kasi may sariling mundo ang ano, ang Cebu. As in,
food Kasi trip. mga konyo rin niya yung naandoon. As Yes. in, mayayaman ang mga tao rin naman. May sarili silang mundo. At any places, any area doon na may konting bundok, ba may falls? Nagnanaknak sa falls. At Kawasan. Yung Hindi, Kawasan sa Falls ng talon, yung Cebu. talon pala, even before tayo magpunta ng Kawasan, di ba yung may talog-tog falls, may talog falls? Yung mataas. Sino ko sama mo? Nadaanan lang natin. Kayo! Basta! Dinaanan lang! Tarog Falls ba yung talog? I don't know. Basta doon. Ano? Kawasan lang yung na, ano po? Hindi, meron tayong dinaanan na ba falls. Hanapin ko yun. Well, anyway, basta ano naman, yung sa Cebu, yan, gusto ko, tama naman, yung mga sinugba ng Cebu talaga. Tapos, yung tama, guys, lechon talaga. Oh, kasi oh! parang iba, iba yung lechon eh, no? Yung diba? Sa atin, lechon, lagyan mo ng sauce, masarap. Pero sa kanila, walang sauce, malasa talaga. Ang problema nito, pag nakakain ka ng lechon Cebu, you would not want any other lechon na hindi exactly. ganito. Correct. Tumaas yung Correct. Standard mo sa gustuin mo ng lechon. Mm-mm. Oh my gosh, that lechon. Tapos biglang meron pang flavor na spicy. Yung parang oh, lechon oh. pa lang spicy. Kasi nga, yung loob, may timpla na. Mm-mm. Yan, sarap. O meron pa, Ay. Meron pang isa ang Cebu. Ano, original, ano, although ito, natikman ko sa Bohol, pero original naman to sa Cebu. Yung toslobua. What's that? I'm not sure kung narinig nyo na ang toslobua. Ngayon ko nga lang narinig yan? Pig's brain. Tapos, edi siya, parang pig's brain siya. Tapos, piniprito. So, parang siyang ano, parang siyang nagiging liver spread yung itsura. Oh, yung mismo yung kakainin mo. Yan. Oo. Oo, talaga. Alam mo naman kung ano yung, ano eh, kung ano yung may epektong mapangit sa'yo, yun naman ang masarap, di ba? Masarap. Oo. Tapos, meron kang puso. Painful, yung ano? Kanin nila, di ba? Yung puso, ang sarap. Grabe. Yes. Mm-hmm. Daw ko lang din natikman yung may kanin na ano na, pero corn. Corn rice, oo. Di ba? May option ka, rice or corn. Mm-hmm. Yung travel namin ng Bicol, hindi ako nakakain kasi may gata. Ayaw ko ng gata. Ang corny yung grace that time. Balot. Balot. Sisling, ano, oo. Balot sa ano, Bicol? Sisling balot sa Bicol. Ang sarap. Oh. Yung pala, isa sa... Lahat, ayun, actually yung Bicol, ano, talaga ano yung gastronomic travel balot? Eh. Bicol ba nga? Oo, Bicol yun. Bicol. Bicol. Diba? Sisling balot, ang naalala ko. Masarap. Ooh. Tapos, silly ice cream. Pinagagawa pa yung isa na lang lahat. Diba, silly ice cream. Ano pa ba? Silly ice cream. Nakalimutan natin sa Baguio, yung simpleng-simpleng taho. Ano. Correct. Oh, strawberry taho. Oo. Yes. What is one destination that everyone should see in their lifetime? Coron, Palawan. Palawan pa rin, no? Kung may isasuggest talaga, Palawan. Oh, doon sa mga hindi pa nagta-travel at nag-travel na tapos hindi pa napunta ng Palawan, lalo doon sa mga, ano, talagang best advice talaga is Palawan. You cannot go. Ako, dream namin yung Bohol, Palawan, dream pa lang, dream. Mm, why not? Ayun. Mali mo, pag-uwi namin, magbubuhol tayo. Ano, i-clear ko lang yung El Nido tsaka yung Coron. Kasi lagi nang sasabi, anong difference? Parehong Palawan. Ganun. Diba sabi, ano mas maganda, El Nido o Coron? Kasi parang iniisip nila, yung El Nido kasi is medyo high-end. Kaya piling nila, mas maganda ang El Nido. Pero for me, kasi both napuntahan ko El Nido tsaka ang Coron, sa akin kasi, yung pureness ng Coron, yun ang talagang, yes. Tsaka ano yung siya, serenity. Kahit anong island ang puntahan ng Coron, parang yung mata mo, hindi, parang laging bago ng bago. Yes. Ang El Nido, predictable. Kumbaga, alam mo maganda lahat. Pero hindi ko naman dinededact na maganda naman talaga ang El Nido rin. Pero yung Coron, iba, di ba sabi mo nga before, wallpaper na line ang Coron. Mm-hmm. As in talaga. Kasama talaga sila ni El Nido at Coron? Oo.
iba yung charm sa pangalan ng Elido at saka ng Coron. Pero ang lagi ko pa rin nire-recommend is Coron. Coron lagi. Kasi iba-iba yung Coron. Tapos sana ang ano doon. Oo, hindi pa rin ako nakapunta ng Palawan. Gusto ko pa rin siyang balikan. Gusto ko pa rin siyang balikan. Ma-enchant kayo. Tsaka ito yung ayan, ano. Hindi, isa, ito tapos, yung, di ba, alam mo yung bed of corals. Kaya sila, di ba yung bawal magdala ng souvenir? Bawal magdala, magbitbit? Oh, yeah, yeah. Di ba? Best. Bawal magdala. Buti talaga ganun sila, mahigpit. Kahit buhangin, bawal magbitbit. Hindi, tsaka remember, ang Boracay, diba parang merong, na ang makikita mo lang, isang coral, tapos si Nemo. Tapos biglang wow, sa Palawan may wall! Wala. May wall of ano? Bed of corals. Sabi ko, may ano to? May wall of corals din. Bed of corals. Kaya parang sabi namin, naloko tayo sa Boracay nito. Ah. Are there any places in the country that you don't want to go? Ayoko na ng Puerto Galera. Sorry, hindi pa ako nakapunta doon eh. Kasi, bakit? Siguro bukod sa naano ka na, na-upgrade ka na, na parang representante ka ng Boracay na maganda. Kasi iyon yung parang upo ka, parang madidiri ka, kasi may dumi ng aso, may dumi ng ganyan. Tapos kasi diba open ang... kasi siya. Oo, tsaka open ang Puerto Galera. Kumbaga, public siya, na accessible sa... Hindi katulad ng Boracay. Very, kahit open siya, pero mahirap puntahan. Eh ito, ang bilis, ang dali niyang puntahan ng Puerto Galera. Ako lang naman to. Kasi may marami pa rin mang gustong pumunta ng Puerto Galera. Sa akin kasi, experience ko, parang feeling ko, first and last experience, ayoko na siya. Kasi ito yung tipong sa dami nga ng tao, yung tipong... excuse me, pa-swimming, excuse me. Ah, so ang dami? Overcrowded? Overcrowded. Ah. Meron namang lugar na hindi, pero hindi mo siya makikita yung tipong, yung freely makakaupo ka na hindi ka mag-worry na kung anong mapuan mo. So, ako, both parang, sa overcrowded, medyo madumi na rin. Madumi siya. Hindi maganda yung beach. Hindi siya ano. Hindi ko alam, parang hindi kayo, di ba, pag sa Boracay, kahit maggulong-gulong ka doon, okay lang. Wala kang, hindi ka mag-worry na merong dumi ng aso or ano. Doon talaga parang... Kumbaga, pinabayaan. Okay. So, yeah. Yun lang naman yung sa akin. Are there any places that should be off-limits to tourists? Yes. Aba, definitely, may mga ano, may banta ng NPA. Hindi, minsan, yun pa nga yung mga minsan magaganda eh, di ba? Ano ba? Ay, paano? Alam mo, puntahan natin na may NPA. Palawan, di ba meron? Meron yung dating na abdak. Kahit saan meron. Sa ano, di ba? Ingat na ingat tayo papuntang Bicol. Tama. Dahil dumaan tayo sa maraming NPA. Ah, yeah. Oo. Diba? Okay. Lahat naman, pati naman okay. Mall, meron din naman eh. Pero hindi, ang ayoko nang sana ma-revisit ng Department of Tourism natin, yung Oslob. Remember yung Wheels yes! of Fun. Alam mo? Oo, I agree. Yun yung pinuntahan namin na hindi kami nag-post kasi after that, we are not proud. Bakit? Ako naman ayokong pumunta na, di ba? Kasi nga, dahil ayoko na. Hindi namin alam eh. Kasi nga, di ba, na-frustrate tayo sa Donsol. Kasi nga, ilan beses tayo nag-try, nagbayad tayo, nag-umising tayo na maaga. Tapos hindi tayo nakakita ng when. Oo, kumbaga sa amin, para lang ma-pacify kami doon sa ano, punta kami ng Oslo, and then after that, tagilty lang kami, na parang, oh my God, this is not the way you treat ano an animal, kahit paano yan, nakakulong eh. Oh, ano sila eh, dependent sa tao eh. Dito, mas nakita mo, sa ilalim, pag nag-swim ka, amazing yes. naman, kasi makikita mo, may kasama ka mag-swim na ganun kalalaki, pero, hindi sila ganun kalalaki paano talaga. Sila? Yung welfare nila. Pakita mo, ang dami nilang sugat. Kasi ang dami yes. nila sa katig. Yes. Natatandaan mo nung pumunta tayo ng Donsol, di ba yung may seminar tayo bago tayo sumakay sa bangka. Oo. So ang ano nila, wag kang lalapit ng 1 meter, ganyan-ganyan. Yes. Dami silang, ano, may distance sila sa bangka. Yes. Kasi nga, dahil para hindi magulat ng animals, ganun.
wala silang ruling. So ngayon, kaya yung mga whale sharks sa Oslo, ano sila, ano lang, umakas kasi yung... Daming galos. Oo, sa Katig. Oo. At saka, dahil nga siyempre mababaw na area lang yun, naturalmente, pag misang iikot yan, yung baba nun, dudoos do sila. Paano yung mga nasa ilalim ng dagat na mga halamang medyo matalas, sasabit din yung mga ano nila itong katawan dahil malaki buti sila. Buti nga kung doon sila sumasabit, usually sumasabit sila sa Katig ng bangka. Bangka. Kasi nga, dahil ano, yung mismong bankero, yung mga turista, bibigyan ng pagkain kasi para lumapit yung mga whale shark, which is not good. Oo. Kasi, di ba, tatandaan mo nung Palawan, Coron, ang kabiling-bilinan ng mga ng mga bankero, don't feed the fish. So parang isip, bakit? Di ba okay lang naman yung papakainin mo? Di ba ang sabi nila, kasi huwag mong papakainin yung mga isda dyan. Kasi dapat sila yung mismo kumukuha ng pagkain nila. Mawawala yung ano nila. Parang masisira yung ecosystem. Mm-hmm. Eh sa doon, di ba parang yung sa, compared dun sa Donsol, checkpoint mo pa kung kailan maraming planktons. Kasi yun yung pagkain nila. So that's why lilitaw sila. Eh dito hindi. Pinapakain, pinifeed mo. Kaya merong mga turista talagang pupunta. Kaya ayaw, nga, masyado siyang, masyado siyang naabuso kasi talagang pera-pera na lang din. Isipin mo sa dami, ilan yung sa bangka na yon? Sa every batch, ilan yung nag-iikot-ikot doon na ano, para lang sa whale shark na ansikip. Ansikip na ah! Yung mga Katig nun. Bago pa tayo makarating ng bangka, punong-puno yung pinilahan natin. Kung baka nakaka-turn off yung ano na yun. Ilang whale shark? Hindi, marami naman. Tila, walo, no? Walo? Hindi ko na mabilang, pero ang ano doon... Walo or sampu. May mga pangalan siya, nga sila eh. Hindi siya natural. Caged sila. Nakakulong. So, hindi siya, hindi siya yung parang lilitaw kasi ano, normal. Hindi siya makakalala. Hindi ka nakakita ka nga ng whale shark, pero makakaramdam ka ng awa at konsensya. Na pinapatronize mo yung ganon. Oo. Masyado silang pinagkakitaan ng munisipalidad na yun. Oo. Kinulong sila para pagkakitaan. Alam mo, hindi ko rin maintindihan. Bakit hanggang ngayon hindi pa nasasara yun eh, no? Isipin mo 500 kapag local ka, kapag Pilipino, 1,000 kapag ano ka, foreigner. Oh. Ay, Diyos ko, tiba-tiba yung munisipalidad doon, ay. Oo nga. Yun, yun ang parang feeling ko dapat i-revisit ng DOT yun. Nakakagigil siya. What destination do you think is underrated and why? Hindi ko naman masasabi itong underrated. Parang wala naman akong masabing underrated kasi hindi man ako well-traveled that much sa Pilipinas. Ay, parang sa atin naman, gusto ka natin magdalati sumikit para hindi na mapuntahan. Ano mo yun? Para hindi siya, maganda na siya at it is. Ay, eto, hindi. Yung ano, yung patungan, di ba? Nakapunta na lang, di ba? Kumbaga, nung una, gusto ko sumikat siya. Pero, na-realize ko, hindi. Mula nung nabuksan yung tunnel ba yun? Yung tunnel sa, ano, sa, ano pa, tawag sa tunnel na yun? Kabiyang. Kabiyang. Kabiyang tunnel? Kabiyang tunnel? Oh yun. So, mula noon, nagulo na buhay ng mga nananahimik na tao doon. Meron ako sana gusto puntahan dati, pero hindi ako nakapunta kasi hindi mo kayo sinama. Sa Kalanggaman Island ba yun? Sa Playtech? Ah, Ay, yung ano, sandbar! Oo, sandbar. Leyte. Okay, Leyte nga, oo. Pero yung wala ding electricity yun. Sa akin, parang hindi naman siya underrated. Parang feeling ko, dapat matutukan din ng tourism. Kasi maganda, marami namang maganda. Yung sabi ko kanina, yung mga south area sa Pilipinas. Na hindi na-explore, correct? Oo, kasi... Sa Batangas, ang dami pa. Batangas, marami pa rin naman. Although medyo... naabot na ang Batangas kasi nga dahil malapit lang, marapit sa Manila, ganyan. So, dahil sa social media na rin? Oo.
eh, yung mga area ng ito nga, yung mga bukid noon, mga ganyan, hindi mo masyadong naririnig yan na pinuntahan ni ganito. Okay? So, yun yung mga magaganda rin naman. Mm-hmm. Kasi tingnan mo yung bukid noon, meron palang area na parang New Zealand yung itsura niya. Kasi yung parang yes. puro gano'n. So, ang dami nating gano'n din. Appropriate behavior when traveling. Best advice ko kasi bilang ang dami ko na nakasama iba-ibang grupo, ang pinaka tumatak sa akin na talagang annoying yung pabigat. Yung alimbawa may lulutuin o kaya may gagawin, alam mo yung nakahiga lang siya. Hindi mag-offer. Yung, so, hindi mag-offer. Yung ano lang, yung gusto ano na lang, kakain na lang. Yeah. Yun yung mga ano, parang kung kayo babiyahe at lalo kasama niyo yung mga kaibigan niyo, aba kumilos din naman kayo. Hindi yung kakain lang kayo. Pero lalo kayo lang ang bumili. Yun ang, tapos yung iba, ambag na na magluto. Okay lang yun. Pero totally, yung hihiga ka lang, tapos hayaan mo, oy, luto na ba? Kakain na ba? Mauna pa siya. At least may ambag ka man ayun. Lang. Oo. Paano yung wala pang dalang mga gamit? Uy, wala akong ay, mga naman. Oo, yan. Yan pa ang annoying. Okay, no? Lalo sa edad natin ngayon, no? Oo. Kasi parang ganyan. Eh, I would understand. Much. Yung sa edad natin noong that time, hindi pa tayo makapag-provide talaga ng mga sunscreen. Okay lang yan. Sige, manghingi ka. Kasi mahal yan eh. Sa edad natin noong time. Pero at least yung sabon shampoo mo, ala, personal yan. Magtala ka. Diba? Uy, yung sunscreen, kaya ayoko, syempre, hindi, ayaw mo din. Kasi syempre, mahal nga yun. Diba? So, ang sama din sa loob nung ano, hihingan mo. Diba? O magdala ka! Hindi, ay, tsaka, isa din masiguro pa mga ganyan, pag nag-travel ka, pag merong sinabi na bawal gawin to, bawal na ganyan, natatandaan mo yung recent, I think, I'm not sure, recently lang din eh, Negros area yata, I'm not sure. Meron din silang car share na hinawakan, pinicturan yung car share. So parang yung car share, parang stressed yung itsura ng car share yung hinawakan, ganun. So kailan lang to? So, yung mga ganong bagay na may mga rulings pagdating sa area, pag sinabing bawal, bawal, huwag ka magpakul. Huwag ba na diba? Respect na yung ano. Diba sabi nga, parang ano lang, take only photos, something ganyan, diba? Yes. Oo, leave only memories. Memories. Yes. Ganun lang. So, ano lang, huwag tayong pasaway kapag nagtatravel. Pag sinabing bawal, bawal. What do you like most or least about traveling? Journey. Wow. It's the journey. Pero gusto ko doon, it's the journey. Oo, pag gusto mo yung kasama mo. Ano ba pinaka-list na ayaw natin? Wala eh! Masarap mag-travel. Travel yan eh! Oo, excited ikaw, tayo lahat yan eh. Ano eh. Oo. Pag-travel siguro, ka, diba? Ang pinaka-list lang na ayaw natin, yung 'di ba? Ako naman 'di ba lagi kami may issue sa malalaki kong bag. Pag feeling ko hindi ko nadala lahat ng kailangan ko. Oo, syempre. Parang hindi ka prepared. Kasi syempre, yeah, gusto mo komportable ka. Mm-hmm. Yeah, 'yun ang pinaka-list talaga, yung hindi mo kaya, hindi mo pwedeng bitbitin lahat ng anything na makakapagpa-feel sa'yo na komportable ka. Mm-hmm. 'Yun, napakaano mo. Pero ako may isisingit ako ng tanong. Kaya ba kasi ako, syempre, na-experience ko na mag-solo travel. Lagi naman ako doon. Pag gusto ko lang magpahinga, book ako, ako lang. Kahit ako lang mag-isa. Kumbaga, kinakaya ko. Kayo ba? Okay ba kayo? At least, hindi pa ako nag-travel lang mag-isa. Hindi ba kayo mag-travel mag-isa? At least, dalawa man kami? Ayoko. Try ko nga! Try ko talaga! Mama Grace, baka tayo man ayaw mo mag-solo travel? Natatakot ako. At least, dalawa man lang kami. Ayoko. Hindi ko alam ano mo, nangyari sa akin, wala makakaalam. Hindi, kasi ganyan din naman ako nung una. Yung parang feeling ko hindi ako safe pag ako lang mag-isa. Oo, nakakaapot, sige, Gada. Saan ka nag-travel mag-isa? First time, Davao. Oo. Why Davao? Kasi alam ko na safe siya. Yun yung unang napuntahan ko na siya, tapos alam ko na safe. Tapos pumunta ako that time, merong festival. So, kahit maglakad ako doon, hindi nakakatakot na mag-isa ako kasi alam kong maraming turista. Uh-huh. Alam mo yun? Yung parang kahit isipin nila na sa ibang, taga-ibang ano to, taga-ibang lugar to, hindi halata kasi marami. Maraming taga doon. Maraming pumupunta that time. Naisip ko lang kasi, syempre iba yung Pilipinas yun eh. Pero ibang bansa kasi.
Oo. Medyo mas challenging yun. Kasi ibang kultura yun eh. Oo. Ibang ano. Pero same Okay. din. Hindi naman maaalis sa atin yung safety. Takot naman tayo, di ba, Grace? Kaya ay mo nga mag-solo travel because of the safety. Natatakot ka. Yun ang so, isang ano ko. So same thing, kung magta-travel ka outside the country, ang iisipin mo din, yung safety mo din. So isipin mo nga ganun. O kumbaga para mag-strategize ka, para hindi nakakatakot, para safe ka, yung ganun. May mga nalala ba kayong bloopers during travel or nawang mali? Mga nakakatawang experience? Yung ano natin, Vietnam natin, da. Ay, oo. Oo. Hindi, Grace, go. Ikaw magkwento. Ikaw na. Hindi, wala naman. Bakit? Ano nga sa Vietnam? Hindi, kasi ano, parang hindi sila sanay na may payong. Eh, mainit. Nagabas ako ng payong. Lahat na naka-tricycle. Ah? Nakating sila. Ah! Diba na kayo parang sa lakot na ano? Oo nga, oo nga, no? Hindi naman ano, nakakana lang na lahat sila nakatingin yung dapat kasi nakapayong. Hindi uso sa kanila. Tsaka Grace, ano yun? Kasi yung time, di ba nauna ka? Tapos sumunod lang kami ni Emma. Ano yun? Eh, si Grace, dapat, syempre, ano na yun, medyo late na ng gabi. Dapat si Grace kakain. Lalabas. Mayabang eh. Gustong kumain mag-isa eh, magdi-dinner. Aba, hindi, bumalik, hindi nakakain kasi natakot tumawid. Kasi sa mga motor. Ang dami kasi yung sakit. Nagsusulputan. Ay, tiyo, yung nagsusuklay ako. Ay, oh, bawal. Sa bus. Nagsusuklay ako sa bus. Ano siya? But, ano daw yun? Ano? Meron silang bad pamahingin. Luck. Bad luck kapag nag-travel. Bad bawal. Luck. Ganun. Oh. Kasi ano, nasa unahan ako. Kasi parang dahil babayahe tayo. So gusto ko na sa una para kitang-kita mo yung view, 'di ba? View. Si Emma tsaka si Grace, dal-dalawahan sila yung nasa likod ko. Mm-hmm. Tapos itong driver, tumawag driver ta. Matawag sa kabilang ano, kabilang bus, dala na yung tour guide namin. Hindi syempre hindi naman namin naiintindihan, tumatawag. Tapos sinawagan ako nung tour guide sa kabilang bus. Akala ko, ako yung magsasabi ng instructions sa mga grupo ko. Napakayabo. Yung parang, ikaw, ah, ako yung tinawagan ng tour guide. Ako, sagot ako. Nung pagkakaroon ng tour guide, ganyan. Pala, sabi, ano daw, be mindful dun sa gestures kasi yung pagsusuklay daw. Ganyan. Ah, so ako yung sinubukan ng driver. Ah! Bad luck. Sabi, may ilang beses ako nung sa sila sa suklay. Hindi, ano, okay. Bad luck. Bad luck na sa luck. Kanila yun. Ang pura ng diba? $11. Oo, sobrang mura. Oo. May kasama pang lunch. May fruit na, ano. Saka yung Mekong Delta. Hindi ko maintindihan paano nila naipasa ko yung $11 sa buong trip na yun. Ang mura talaga. Sobrang mura. Tapos yung tree na, yung fruits, di ba? May mga fruits kasama na dividend. Ay, meron pa palang pupuntahan ang Thailand. Thailand, yes. Gawin naman. Gawa ng massage. Kasi nga, di ba, ano, kasi sa massage, I want dahil to try Thai massage. Yung legit. Dahil sa Thai massage. Oo. Pala, tsaka pagkain. Pagkain daw, sa Thailand. Tsaka pagkain daw. Ay, tsaka gusto kong puntahan yung, ano, yung na-feature siya sa, ano, yung si, yung pinakamatanda na nagluluto sa restaurant. Na ang pad sarap thai. Ang haba ng pila. Yes! Eh, di mo, gusto ko tungkol yung pad thai. Yung pad thai na yan. Thai. Oh my God! Ano yung travel hack na maire-recommend mo sa mga gustong mag-travel? Mas maganda kung parang you're planning ahead. Kasi packing syempre, tips! Magaling si Dan sa packing tips na yan. Siyempre, pag-packing tips ako. Ang lagi kong maalala talaga pag sinabing travel si Dada, maniwala ka talaga naka-itemize yan. Alam mo, nakahiwa-hiwalay yun siya. Naka-ziplock. Hindi, kaya siyang ano, talagang pouch na pang ano talaga, pang travel lang niya. Naka-ziplock. Oo, day one, yung ito ang susuotin. Tapos ito yung susuot ko, day one. Day two, iba-iba. Anak nga to. Pero you know why? Bakit naka-ziplock yun? Ang lagi kong reason, kasi di ba usually ang travel natin, lalo na pag merong bangka. Ang reason ko dyan, pag naka-zip lang yung gamit ko, mabasa man yan,
yung gamit ko, hindi ganun mababasa. Yun ang lagi kong reason bakit lagi naka-ziplock. Pero bukod, syempre, bukod sa organize, tsaka bukod sa mas nakaka-save ka ng space, lagi naka-ziplock yun dahil doon. Oo, mas compact siya. Tapos, ang lagi kong, syempre, yung pag nagpapakay, hindi mo naman dadalhin yung buong shampoo. Bukod sa hindi mo rin naman may papasok sa kung ano ka, kung naka, dapat i-check-in mo rin pag malalaki. So, nililipat ko siya sa mga bote-bote. Mm-hmm. Yung ano, yung mga shampoo, mga conditioner. Yung kung ano na yung magagamit mo. That is, kung yung hotel na feeling mo yung hotel ay hindi provided. Pero ako, pag ano na dati, inaano ko pa yan eh. Hindi, gusto ko may sarili akong shampoo, may sarili akong conditioner. Pero ano ba naman yung tatlong araw na ibahin mo yung shampoo mo? Okay na lang. Oo, kesa dumagdag pa sa ano mo, bitbitin. So, wag nang umarte, di ba? Yung tipong, hindi gusto ko kasi may sarili akong tuwalya ko. Kaya umarte sa ganun. Kasi minsan travel, ilang araw lang yan. Relax ka lang sa mga ganyan. Hindi ako fan nung mga, ano, yung package tour. Yung mga package na kasama na yung airfare, kasama na yung tour, kasama na yung ganyan. Okay siya. Mas gusto ko DIY. Mas gusto ko DIY. Dahil nga, dahil mas ako compare ko. Yung time mo, yung flexible, at saka ano. Tsaka yung mga best deal. Nako-compare ko yung hotel, nako-compare ko yung ganyan. Ah, oo. Oo. Kasi, for example, kung ang hotel mo, aba, dun ka lang talaga. Kung ano, yung kalalaan ko, ganyan. Pero kapag, although, tire-recommend ko na may DIY kasi nga, kung ma-research ka, kung yung tipong talagang aalam mo, may time ka yan, talaga na, no? May time ka, i-analyze mo na ganyan. Pero kung di mo naman talaga 40 yung gano'n, ayaw mo nang... Oo, pasa mo na sa ganyan. Pasa mo na sa ano, sa baka nga package. Siguro ba eventually matututunan mo na rin 'yan, 'di ba? 'Yun. Tapos ang sa akin, i-maximize mo yung mga discount na kunyari yung Agoda discount, mga ganyan. Tapos lagi kang meron choices. For example, may hotel ka nakita sa Agoda. I-compare mo pa rin dun sa website ng hotel mismo. Or kunyari sa Airbnb, mas maganda ba yung mga ano ba yung requirement mo pagdating sa accommodation? Okay. Always look for an option, baka sakali mas maganda yon. Oo. Lagi ako merong tatlong, or sabihin na natin, ang dami ko lahat yan, kunyari lahat yan itatag mo, ang dami mo na 10, titrim down ko lagi yan. Yung parang hindi ko nalalampasan. Yung ganun. Syempre depende lahat sa ano mo, depende lahat sa kaya nga, 'di ba, sabi ko sa iyo, bagay sa iyo mag-ano ka, mag-business ka ng ano, ng tourism. Ang galing mo maghanap ng ano eh. Pagkasama si Dada sa ano, sa tour. Yan, napansin ko, si Dada bahala sa itinerary, kung saan pupunta, basta maging present ka na lang. 'Yun na lang gagawin mo, tsaka pera mo. Alam mo, ano rin eh, siguro dahil ano rin ako, yung parang hindi rin ako komportable pag hindi ko alam ng mangyayari. Tapos isa pang ano, isa pa pag kunyari, nagta-travel ka with ano, with toddlers, babies. I-take advantage yung rate ng 2 years old and below. Kasi technically ano siya, may bayad pa rin naman, pero mostly sinasabi nila libre kasi yung 2 years old below. Kaya minaximize ko yan nung si Isabella. Nung kahit pandemic, ay kahit anong requirements, pinasa namin ang pinasa, mag-submit kami ng requirements kahit na sobrang dami. Makapag-travel lang kami. Kasi feeling namin that time nung pandemic, mas safe na mag-travel kami ng ganyan. Kasi walang tao. Dalawa lang din travel. So, mas safe kay Isabella. So, ngayon, minaximize namin yun. Since 2 years old siya, ang rate niya lang, kunyari, ang binayaran namin, for example, sa airfare is 5,000. Ganyan lang. 5,000 kay Isabella, ang babayaran namin 200 lang. Ganun, ano. Parang bagay yun. Minaximize namin yun kasi alam namin na libre nga ang bata. Kumbaga may ano lang, may konting fee lang for them. Tapos, ang andon, libre din yung mga stroller kasi hindi rin alam lahat. Kami, nalaman namin pagpunta lang dito eh. Libre ang stroller. Pag nagbibig ka ng stroller, ng car seat, tapos yung additional bag para sa bata, libre yun, minaximize din namin lahat yun.
nung papunta kami. Nakalimutan ko mag-ano, this is my chance to say thank you to Dada. Pag si Dadang kasama mo sa tour, talagang alam mo yun, relax, sit back and relax. Kasi, di ba, minsan magta-travel tayo, isip, saan tayo punta? Siya hindi, ilalatag na niya, oh, this day, dito tayo pupunta. Eto naman yung pupunta. Kasi well, ano, well research niya na yun. Kumbaga parang may reason siya. Ba't dito pupunta? Eh kasi eto yung best ano sa ano nila. Eto yung best seller nila. Eto yung vibe diyan. Eto yung ano ba yun? Parang ang artista na naka-ready na yung pupuntahan mo. Nakalatag din kayo sa ano. May schedule na kayo. Kasi nga hindi nyo gagawin. Kasi alam mo hindi nyo gagawin. So, na-enjoy ko yan. Pag si Dada kasama, pupunta sa Cebu, tumakay ka na aeroplano. Bahala na siya kung saan masarap, saan mura, saan medyo pricey. Ano kasi? Oo. Kasi parang ano yun eh, parang namamaximize mo yung ano. Hindi, ano kasi, parang ayoko ng surprises din pagdating sa ganyan. Okay naman yun minsan, pero minsan, syempre, pag nandun ka na sa age na parang ayaw mong suli, ayaw mong ano, sayangin yung time mo. Oras. Oo. Minsan, ibeta din, mag-iisip pa tayo kung saan tayo kakain. Mm. Di ba, kunyari, kakain tayo sa ganito. Yung isang kinainan natin yun, alam ko na meron tayong dalawa pang option. Kasi in any case na hindi mag-work yung isa, may pupuntahan pa tayo. Kasi parang hindi tayo, kusa na tayo. Kasi sayangin kasi yung sakain. Yes! Yes! Tapos pag pinuntahan mo, palpak. Oo. Yun. In fairness kay Dada, yung mga pinupuntahan namin, ano, tipong talagang ano, best of the best. Eh kasi yun lang talaga naman natin. Talagang nag-aaralan niya bago talaga isa niya. Oh. Yeah, di ba? Hindi niya sayang yung oras niyo din. Oh, kasi pagkain kasi naman diba, ako, syempre, sayang kasi. Correct. Kumbaga, totoo naman, babayad ka, dumayo ka pa, tapos ang mapupunta mo, palpakan luto, hindi masarap, tapos mahal. Hindi disappoint ka lang, oo. Oo, buisit. Oo. Well, Dada made it easy. Thank you kay Dada. Oo, asin. Ilan tayong nakinabang? Ako, si Wilson, si Dada, ay si ano, si Warren, si Ara. Oo, kumbaga parang latag na yan. O, dito tayo. Tsaka, anong suggest yung travel light? Lalo na sa'yo. Alam mo, every time, kahit may ibang pupuntahan, totoo yun, di ba, sa sasakyan? Yun sa sasakyan, ang kotse ko para ng bahay. Ayaw ko, hindi ko alam. Parang, even kahit ngayon da, ang bag ko ang lalaki. Kasi parang ayaw ko na may mamimiss. Oo. So, hindi applicable sa akin yung travel light. Pero pwede naman kasi yung bag lang. Nag-alawang ko na ng ano, ng medyo solusyon ngayon. Yung talagang kailangan na lang talaga. Nililista ko na. May ano pa yan, may conversation na parang kailangan ba talaga? O sige na nga, alisin na nga. Para sa 3 days na lang eh. Para meron kakilala ng bawa, ano? Para 3 days lang yung travel, pero pang 10 days yung dalang damit. Oh, mga ganyan. Sayang, di ba? Sayang naman. Ang anong dalang damit eh, ano, pang 10 days. Eh, 3 days lang naman. Correct. Eh, di sayang yung space at saka ano, ikaw pa nang hirapan magbit-bit. Yun nga. Ano lang talaga na, ano, o ito pwede, bawa, sakto lang, o magpa-extra pa ng isang damit in case mag, ano. Pwede lang yun. O kaya, parang, o sige, same-same lang jeans. Parang siguro naman, di naman magre-reklamo kasama kung jeans pa. Kaya nga. So, diba? So, okay lang yun. Mm-hmm. Kaya ano yun, di ba ano nga, dati nga, feeling ko nag-evolve din ako minsan sa travel. Natatandaan ako that time, yung meron, hindi ka lang kung, kayo rin yata yun. Usually, di ba, isang bag na malaki, yung travel bag, or gym bag, mag ganon, ano mo, dala mo. Tapos biglang backpack na siya. Tapos umabot ako na meron tayong pinta. Yung last na uwi mo yata, na ang bit-bit ko, paper bag na lang. Paper bag na lang bit-bit ko. Paper bag na lang. Kasi ang dala kong towel, face towel na lang. Face towel, para lang madry yung katawan ko. Tapos yung pampalit ko na lang. Kasi ang suot ko, pang-swimming na. Oo, natanda ako talaga, ang bit-bit ko, ano na lang, paper bag na lang. Di kaya? Okay. Di kaya.
Hindi kaya. Philippine tourism, ano yung maisasuggest nyo pa on our Philippine tourism? Kasi nga parang sayang kasi. Sayang hindi natin na ma-maximize masyado. Natatalo tayo ng Thailand. Even Malaysia nga, minsan natatalo tayo. Eh. So, parang ano lang. Ano, parang ang masasuggest ko lang da, ang maglagay sila dyan, yung ang vlog is about tourism. Okay, sila Drew, yung talagang nagtutur talaga, yung talagang ang passion, yung talagang ang trabaho. Parang hindi na trabaho ang ginago, kundi yun na yung pagkatao nila. They want to promote, they are enjoying. Kasi yung biyahe ni Drew, hindi lang yung mga sikat na pinupuntahan niya, talaga kahit even remote. So, magugulat ka, kutya, ang ganda pala ng lugar na yun. So, I think, I suggest, ang DOT ibigay talaga sa totoong nagta-travel. Sa mga vlogger na or influencer na talagang nagta-travel para mas ma-maximize at kung paano nila ma-promote yung ating lugar. Kasi talagang, isipin mo, Dubai, wala naman yan, wala ng oil, pero nag-divert sila sa tourism. Ano nangyari? Eh tayo, puro natural ang meron tayo. Ito, man-made. Oo! Exactly. My God! Aayusin na lang. Kumbaga, alam mo yung nagbigay ang Diyos ng regalo, Pilipinas, eto sa'yo, napakaganda ng regalo mo. Eh, hindi naman maayos, hindi naman tinarato ng maayos. So, wala din. Eh, eto, plain lang na deserto sa Dubai, pero may oil kayo. Pero nung nawala ang oil, eto. But, pwede naman mag-tourism, ha? Naggawa na sila ng sarili. Naging maganda. Man-made nga lang. Correct. Eh, ang Pilipinas, Diyos ko po. Tsaka to add on, huwag mag-overpricing. Kasi katulad ng standardizing. Standardized. Kasi meron ako narinig na parang first time nila nagpunta ng Boracay, tapos hindi sila kasi may scam. Oo. Yes. Yeah. Ilang foreigner, di ba? Iba yung presyo nila eh. Exactly. That's true. Yes. Dapat i-control nila yun. Kasi pag hindi na babalik yung turista na yun pag ganun na yes. Masa turn off. Kasi meron akong nabasa eh, or parang ayun nga, parang nila na overpricing daw yung mga pagkain sa Boracay. Totoo naman. O di ba nung na-viral, yung sa Boodle fight, umabot ng magkano? 33,000 ba yun? Oo. Nakakainis naman talaga yun. Ayun. So, yun lang. Totoo naman eh, nagsasamantala sila eh, pag ganyan. Mm-hmm. Pag alam nila, alam mo naman yung mga ganyan, tinataasan muna, titingnan kung kaya. Pero kung hindi, bababa ng bababa. So, ang ako lang, gusto namin ganun. Kasi, nasisira eh. Nasisira tayo. Nasisira talaga. Yung image. Balik ko, yung image. Parang kasi na-hold up sila. And parang, ha? Parang kasama nung ang ganda-ganda sa Pilipinas. Ang ganda ng lugar, pero scammer ang mga tao. Ay, naku. Oo. Kaya, alam mo, yung last na punta namin ng Boracay, nangyari yan eh. Parang ang ginawa ng doon. Hindi ko alam sana hanggang ngayon pinagpatuloy. In-standardize nila yung mga activities and rates. Di ba kasi, yung mga nag-offer dyan, iba-iba talaga eh. Depende. Meron silang menu, yung mga activities. Mm-hmm. Ito yung price. Uh-oh. Pero yung price minsan, iba ang binibigay sa'yo, yung gano'n. Uh-huh. Or minsan may nakalagay na dyan. Kaya local, di ba? Pagtawaran ka pa. Oo, yung grade. Alam mo yung totoong presyo eh. Uh-huh. Exactly. Minsan hindi mo maiintindihan kung magkano talaga yung grade. Mm-hmm. Kung magawala ka, nagpunta ka Boracay, oo nga, 100 yung doon, no? Hindi mo masasabing ganun kasi iba-iba. So, parang, depende sa negotiation mo. Diyan papasok yung sa Sagada, sana i-adapt nila na pagdating sa tourism, standard yung presyuhan. Di ba parang binibigyan pa natin yung natin yung tourist guide na, oy, bibigyan ka namin. Hindi ma'am, hindi po. Siguro, in cooperation with DOT natin ng tourism, yung mga airports natin. Pagandahan. Yes. Hindi tayo maka-attract ng turista. Dahil yung immigration, papasok pa lang ng bansa, hirap na pumunta mga sila. Paano? Tapos, lalabas ka pa lang ng airport, ini-scam ka na ng mga taxi driver. So, sana ma-regulate yung ganyan. Paglalabas, o-offeran ka. Pag nakitang foreigner ka, paglabas mo ka, o-offeran ka ng taxi, ganitong rate.
too much talaga. Kontratahin ng... Teka, balik tayo ng airport. Anak ng putya, huwag na tayo lumayo. Ang airport may daga, may surot. Ano ba yan? Oh, hindi naman talaga maiiwasan dahil siyempre ang sa iba-ibang klase ng tao na pumupunta, may namang may bit-bit na kung ano ng kulisap yan. Pero kasi everyday ba nililinis at sinasanitize? Kahit hindi na nga everyday eh. Mm-hmm. Diba? Parang at least yung area man lang, oh, under renovation to or under maintenance, bigyan mo ng isang buong araw para linisin, i-fumigate, diba? Wala kasi. Pero alam mo, ewan. Actually, two-way ulit yan eh. Kasi, well, sige, dapat linisin nyo yan kasi nga dahil sakop nyo naman yan. Pero may mga travelers din naman kasi may experience mo na yung mandala. Talagang pagkakain, iiwanan doon. Yung may ano talaga, may salaula talaga. May mga ganun talaga na tipong kakain na lang, iiwanan din. Yeah, itatapon lang. Ano, ang worst, nakakalat talaga. Yung parang mapapaano ka na lang na, ano ba to? Parang, ano, parang feeling mo, porkit may maglilinis. Eto, balik na lang tayo dun sa ganun yung example natin, na porkit naglilinis, meron yung maglilinis, ikakalat mo dyan. Huwag naman, di ba? So, parang, hindi rin siya maganda. Kahit na sabi mo, makikita ng ibang tao, yan, ganyan tayo. So, hindi siya okay. O, di, isama na natin sa dapat iugali kung magta-travel ka, lalo kung nasa ibang bansa ka ta-travel. O sa Pilipinas, ari ang mga kalokohan mong ganyan, yung mga ugaling burara. Sa ibang bansa, hindi ka talaga pwede. Yeah. May mga kultura, di ba? Parang, ayan, pag nasa ibang bansa ka, unang-una mo imamind, be mindful sa kultura nila. Ano yan ah, depende rin eh. Kasi minsan ang Pinoy, pag nakalabas ng ibang bansa, naiiba. Naiiba ang ano, ang behavior. Kaya nilang maging behavior sa Pilipinas lang barubal. Kasi hindi ko maintindihan bakit ganito tayo. Talagang may ganito, ganito talaga. Kaya naman pala eh. Oo. Kasi ay, so sumunod. Example ko, 'di ba si ano yung Prime Minister ng New Zealand pumunta ng Pilipinas recently lang. So ngayon pumunta siya ng Jollibee. Dinala siya nung parang mayor. Nakita ko 'yun. 'Di ba? Yung Kumain sa Jollibee. Na, first Pinoy na mayor dito sa New Zealand, kasama niya. So yung yung Pinoy, dinala siya sa Jollibee. Nasa reels niya nung Prime Minister. Di pinasa ko yung mga comment, ganyan. Pero mga Pinoy, oh, bring Jollibee here, sir. Ganyan, mga ganon. Karamihan ganon. Oh. Kasi yung Jollibee dito. Walang yes. Jollibee dito. New Zealand pa. Oo. And merong isang kontrabida. Sabi parang ganon. I've tried this, parang wala namang something special dyan, mga ganon. May mga sumasagot. Nakita ko may sumagot, di naman nakini. Parang sabi niya, parang, what's with your bitterness? Mga ganyan. Tapos may mga Pinoy na sumagot, di ba tayo, pag Pinay, ano yan, pag Pilipino website, aba, edi syempre, papatula na yan. Ganun tayo. Aba, mga Pinoy dun sa ano, Pinoy dun sa website na, sa ano niya, sa page niya, mga sagot, ayan na natin yan, mga kabayan. Kasi pag dito tayo magsalita, baka mamaya hindi tayo ma-renew. Yung mga ganyan. Nagbe-behave na ba? Ah, kasi may takot na ano, oh, okay. Nagbe-behave na ma'am pala. Sabi ko, okay. Iba talaga ang behavior pag lumalabas na ibang bansa talaga. How has traveling changed your life? Kapag nagta-travel ka, mas lalo mong nakikilala yung sarili mo. Mas lalo kang nagiging appreciative ng mga biyaya sa'yo. At saka mas na-open yung mata mo sa iba't ibang klase ng tao, ng kultura, ng lugar, na mas lalo kang nagiging, ano tayo ito, mas naiintindihan mo, mas compassionate ka, na kung hindi ina-honor ang ganitong pamahiin sa lugar na to, well, sa pamahiin ito, irespeto mo sila. Kung meron silang mga gods dyan sa mga bukid, sa, di ba may mga area pa rin sa Pilipinas na, oh, wag mo anuhin yung puno na yan, wag mo punta yung ilog na yan, kumakain ng tao yan. Mga ganun, paniwalaan mo sila, irespeto mo sila. Kasi nga, kumbaga, ang travel talaga, eh, nag-i-immerse ka sa iba-ibang dimension ng pagkatao mo at the same time, mag-a-adapt ka sa kung ano yung pinuntahan mo. Definitely, marami kang matututunan. There's so much things to see sa Pilipinas and also sa ibang bansa din. So, I should recommend talaga, pag soul searching ka, mag-travel ka. At yun ang gagawin ko una talaga, mag-travel na mag-isa yes. Sa ibang bansa, hindi sa Pilipinas. Mm-hmm.
akin naman, ano, parang, kasi give tayo ni God ng, ano, ang natural resources or yung nature, parang napakaganda ng mundo, di ba? Parang we have the wonderful things na madidiscover natin kapag nagta-travel tayo. So, every time nagta-travel tayo, syempre may mga natutunan tayo, yung culture, ganyan, na nung mga lugar na yon, eh, nadidiscover din natin yung sarili natin na, ay, diba, parang makukumpare natin yung kung saan tayo kung lumaki at tapos dun sa mga lugar na napupuntahan natin. And then, na-explore na kapag ano tayo ng bagong adventure, may mga natututunan tayo sa kanila, sa culture nila. And at the same time, yung mga food na hindi natin na natitikman na, ano, di ba nakakatawa lang na ma-experience yung mga bagay na yon na meron sa buong mundo. Parang, ang ganda ng mundo na marami pa tayong mga bagay na kailangan natin i-explore. At saka hanggang meron tayong time, di ba? Kasi di ba, noong mga bata tayo, limited lang yung time natin mag-travel kasi wala tayong financial resources. Ay, pera, oo. Oo, meron tayong mga, kasi ano daw yun eh, di ba? Pag nag-travel ka, merong three dimension. Una is yung time, then yung energy, at the same time, yung financial. Yeah. So, nung mga bata tayo, limited lang yung pwede natin puntahan kasi hindi pa tayo financially stable. Meron nga tayong energy at meron din tayong time. Wala naman tayong financial. Pera. Pera. Correct. Then, kapag nag-work ka na, andyan naman yung meron ka pera. Ng pera at meron ka energy. The energy, wala ka naman time. Wala naman time. Sa work. Correct. Diba? And then, kapag medyo tumanda ka na, ando na yung meron ka ng financial. Pinapilang malungkot. Ka na, tapos, may time ka na, ang problema, wala kang energy. Correct. So, mostly nakikita natin sa mga retirees. Correct. So, I think, yung time natin, ito yung the best time para sa atin, but we have to find time para mag-travel at ma-explore pa yung mga gusto nating puntahan. Life is too short to wait. Travel. Bukod sa mga sinabi nyo, ano kasi parang traveling for me, ano, it widens your horizon. Kasi parang dun ka nakakagain ng mga new experiences, di ba? Lahat yan, eh, bago sa'yo. Kasi nga parang lumabas ka sa comfort zone mo again. Parang it liberates you. Yes. Oo. It refreshes you. Kasi nga, di ba, sabi ko kanina, parang feeling ko pag na-stress lang ako ng konti before sa work. So, parang ang sa akin lang, na-stress ako, travel ako. So, parang na, ano, kayo na-refresh ka. Eventually, ganun na nangyayari. So, bukod that, isa sa pinaka-lesson lago na alala. When you travel, it humbles you. Alam mo, lalo na, kunyari, kahit within the country lang, kasi syempre tayo, bukod sa nasa Manila tayo, di ba, pag nasa Luzon, Manila, ganyan. Generally, feeling natin, mas, ano tayo, mas angat tayo dun sa mga nasa probinsya. Nung time na, na nag-travel ka, makikita mo, anong problema, pantay-pantay lang tayo. Iba't ibang lugar lang. So, parang, yun nakikita mo na, ano, minsan na nakakaangat pa nga sila eh. So, bakit may mga tao na gano'n? So, parang feeling mo, pag may mga taong nagmamaliit dun sa ibang tao, mag-ano ka kaya? Mag-travel ka? Tingnan mo sila. Kasi minsan nakakaangat pa sa'yo yung mga yan. So, it humbles you. Yun sa akin, traveling widens your horizon and humbles you. Makikita mo kung paano nag-evolve yung buhay. Ganyan. So, ganito yan. So parang habang nag-evolve yung travel journey mo, yung travel ano mo, travel experience mo, nag-evolve talaga eh. Kunyari, 'di ba sabi nga natin kanina, nag-start tayo na ang ano natin, uy, tipid-tipid tayo, yung book natin, ganito na sama-sama lang tayo sa kwarto, ganyan. Hangga't yung last na travel natin, Grace, luxury hotel. Alam mo? Yes. Yung parang sa amin, parang convenience na kasi nga ito na yung age. Kaya nga, kumbaga parang ang travel, ipapamukha niya sa'yo na,
Ano na ba narating mo? Oh. Nasaan ka na ba? It's not only ano financially, mga... eh. Diba? Diba? Oh, not only financially, but ang sa atin yun, parang, ah, hindi, parang feeling naman natin, kaya naman natin na hindi na tayo siksikan sa isang kwarto. So tayo, parang nag-evolve na, okay, kanya-kanyang kwarto na tayo. Hanggat kanya-kanya, tapos pumunta tayo sa magandang hotel na, hanggat yung luxury hotel na yung gusto natin, ma-experience ba man, yung ganon. Hopefully, sana yung mga nakikinig din sa atin, sarap na parang, itong mga sinasabi namin, hindi sa nag-iayabang kami and all, pero sana, ganito rin yung ma-experience nyo. Diba? Na hindi lang yung tipo, hindi naman namin kaya yan eh. Kayo kasi, parang ganyan kayo. Hindi. Kasi it's up to you. It's up to you how you want to travel. Kasi whether ang budget traveler ka o, yeah, o tipong gusto sure, mo luxury travel. To yourself yun eh. Uh-uh. Yes. It's up to you. Kasi kung ano yung... Di ba may kasabi ang galaw-galaw bago pumanaw? Totoo yun. Kasi, di ba tayo naman? Nagising ka na lang, may sakit ka na, hindi ka nakatravel. Di ba, may regret. Ito natin na, siksikan sa sasakyan, di ba? Siksikan sa sasakyan, siksikan sa kwarto. Masaya pa rin ang naman. Masaya, di ba? Exactly. So, it doesn't matter actually. So, nag-evolve lang yung travel requirements natin. Kaya nga, di ba may kasabihan? Ang buhay, hindi pahabaan, kundi pasarapan. Pasayahan na ngayon. Pasayahan, pero habaan mo na rin. Pero mas, yung sabi ko, pero mas masarap din kung mahaba na rin. Natakot bigla. ito yung entry ko. He who would travel happily must travel life. Ay, hindi pala yan. may tinamaan agad. Kung sino yung sumimango, tinamaan agad. Sa akin, work, travel, save, repeat. Yes! Correct. Lalo sa mga single, di ba? I understand yung may mga anak na, mahirap na. Pero doon sa mga, naalala mo yung sa Sex in the City, da? Yung portion doon na nag-iyak yung dalawang mag-ina? Si Miranda at saka si Charlotte. Okay. Di ba kasi yung masyado silang na-caught up doon sa obligation nila bilang magulang na napapagod din sila. Tapos grabe yung iyak nila nung nag-offer ng travel si Mrs. Samantha sa Abu Dhabi. Tapos first class yung flight nila, executive. Mm-hmm. Iyak sila ng iyak. So ibig sabihin, it fills your soul. Somehow, nakakakawala ka sa routine mo na parang nabobore ka na parang nagsasawa ka na parang wala, lalo sa mga nanay na maraming ginagawa sa buhay, baka kailangan nyo lang ng break to separate for the meantime para ma-appreciate. Pag binalikan mo, oh, I have a beautiful family, hindi ko lang nakikita kasi lagi ko silang kasama. Pero kung iiwalay sila sa iyo for a time at daling ka sa ibang mundo, doon mo ma-realize napaka-bless mo. And pagbalik mo, ibang nanay ka na uli, ibang asawa ka na uli. Yeah. Kasi nga, kahit papaano, nakahiwalay ka, naranasan mo mahiwalay sa kanila, na-realize mo na napaka-importante talaga ng pamilya. Mas nakita mo ng mas malinaw yung importansya ng pinili mong buhay na magkaroon ng pamilya. Kung dati nabubisit ka sa anak mo, engay-engay, wala ka ng time sa sarili mo. Pero pag nawala pala sila, wala ka na. Wala. Nakita mo yun dahil pumunta ka doon sa opposite ng meron kang obligasyon, meron kang baggage. Nitry mo lang for a time na mag-travel mag-isa, doon mo marirealize, kaya pala. Yun. Oo. Mga realization, no? Regardless yan kung single ka o married ka. Kasi like sa amin, nung tumuntong kami na may pamilya na akong sarili, hindi ko inalis sa sistema ko eh. Kasi alam mo yun, maaga ko si Isabella. Di ba kami, kakapanganak pa lang, gala na ng gala si Isabella din sa amin. Kasi parang na-orient din siya. So ang namin doon, feeling kasi namin, kami dalawa ni Jan, yung pinulfill lang namin sarili namin. Dahil kami yung gustong gumala. Ngayon lang namin nare-realize actually nung itong si Isabella may malay na. Ano siya? Natatandaan niya. Yung natatandaan niya, parang sinabi niya, parang yung bucket na ginamit niya dun sa beach that time. Parang sabi namin, ilang taon pa lang siya noon.
So parang may meron na rin pala yung ano. Oo. Memory sa kanya. Ko, ah, okay. At least hindi tayo magigilt na akala natin sa atin lang yung travel na yun. So, ano, regardless kung may asawa ka or single ka at ganyan, kung talagang gusto mong medyo ano mo yun, ma-partake dun sa member ng family mo, yung benefits of traveling, then just go. We do encourage, lalo na yung may mga oportunidad at saka may kapasidad na mag-travel, be a wanderlust. Maybe, alam mo, marami kang madi-discover sa pagkatao mo. Baka naghahanap ka ng niche mo, naghahanap ka ng soul mo, makikita mo yun sa pagta-travel mo. And sabi niya, di ba, travel before, ano, before you run out of time. Yeah. Yun. Hindi ka lang mabuhay sa mga libro, sa nakikita mo lang sa internet. Parang feeling ko nga, kaya sobrang sarap mag-travel kasi that's where you feel the most alive ka. Kasi sa iyo yung sarili mo, oras mo, yung gusto mo ang masusunod. Tapos, bonus pa, nakasama mo yung mga kaibigan mo. Yeah. Diba? Parang, napaka, yung feeling na most privileged ka kapag nagta-travel ka. Kasi hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng pagkakataon na makapag-travel. So, sa akin, if you have the capacity, you have the time, and you have the energy, my goodness, maximize it. Iba yung nagta-travel. Yes. Sige na. Sabi nila, minsan may mga tao na, hindi naman kasi ako mahilig sa ganyan. Hindi naman ako mag-aaral. Nako, sabi lang nila yon, hindi pa kasi nila natatry. The thing is, ang inisip kasi nila, yung travel talagang gala ka, activity ka, yung gano'n. Pero kasi, it's not only that. Yeah, ano parang, kung di ka mag-ganon, kung di mag-ganon, o sige, doon ka sa tahimik. Pero lumabas ka, doon sa comfort zone. Yeah. Kasi yung maiba ka lang. Kasi ganun kasi ang iniisip ng mga tao na hindi nga matravel, hindi nga mag-gala. Kasi ang feeling nila, hindi naman sila, sayang lang. Oo. Sayang lang ang pera nila. Tama. Sayang lang ang pera namin. Sayang lang tayo. Pero, mahilig dyan. Yung mga ganon. Kita mo kung tayo tatanungin, isa sa pinaka better days or best times pag binabalikan ko sa Pilipinas is yung nagta-travel tayo. Mm-mm. Yeah. Kasi it fills my soul. Hindi lang bilang ano, tropa o ano. Kumbaga parang jobs will fill your pocket, pero travel will fill your soul. Yun talaga yun eh. Kasi nga pero sobrang ang daming nangyayaring realization sa'yo kapag nagta-travel ka. At nakikita mo yung creations ni God, mas lalo mong nararamdaman na nahahumble ka kasi nga, ano ka lang ba? Isa ka lang speck of dust. Doon mo talaga ma-appreciate na ang mundo talaga is ginawa ng isang magaling at wonderful. Sobrang ano, almighty talaga. Di mo marirealize na sa mga tao na hindi naniniwalang may Diyos. Yes, doon mo marirealize talaga na sino ang gagawa nito kung walang Diyos. Na-cheat mo talaga. Yung parang, uy, ang pangihingin ko, nakita ko to. Yung magkakang hindi. Yung ganun ka eh. Na-miss ka eh. Saka ano siya, therapeutical naman talaga ang travel. Kaya nga, di ba may mga tao nagsusoul searching, kapag nalulungkot sila, bumabiyahe, nagsasailing, nagbabangka. You have to find yung element, di ba, iba-iba, oo. You have to find your own element. Exactly. Meron tayo, mahilig tayo sa dagat, mahilig tayo sa bundok. Kasi nga, na alam mo, dyan, na, I think, dyan, this is the way of God of communicating to us na parang binigyan kita ng isang magandang mundo. You have to explore it. You have to appreciate it. You have to enjoy it. Huwag kang magmukmuk lang. Huwag mo tingnan kung ano lang yung wala sa iyo. Napakatalamot naman pa rin hindi mo makita. Yeah. Open your eyes. You just have to see it. Breathe it. Yeah, travel. Some of the most genuine laughter when you travel. Yes! Talaga. Magpakagago ka, magwala ka daw, maglaklak ka. Sige, magwalwal ka. Diba every time lagi sila, magwalwal tayo anyway. We deserve this. Nagtrabaho tayo ng matagal. We deserve this. May ebidensya tayo dyan. Oo! Travel not to find yourself, but to remember
who you've been all along. May tumusok sa akin. Hindi lang. Haba pala. Kasi parang feeling ko nga, yun nga, no? Lalo pag halimbawa dagat ang pupuntahan natin, may something sa pagkatao natin na parang nabubuhay or nagiging alive pag tayo nagta-travel. Kasi siguro nabubuksan yung ating soul, bumubuka. Kasi nga to open new possibilities and positive things. Kasi sobrang ganda ng paligid natin. So yun, parang nare-realize mo na, I have come this long. Ito na pala ako ngayon. And somehow, mai-scan mo, parang ma-audit mo yung buhay mo na parang, how have I been na ba? To come to this, correct, to this stage. Am I successful? Am I grateful? Mm. Am I happy? Mm-mm. Diba? Yun yung realization kapag nagta-travel. Anyway, so again, salamat sa mga nagstay sa amin, sa mga makikinig ng podcast na to, sa mga manonood. And sana talaga namnamin nyo ang bawat pagkakataon na magta-travel kayo. Plus kung kasama nyo pa ang pamilya ninyo, ang mga kaibigan ninyo, ang mga mahal nyo sa buhay, mas lalong masarap yun. Hindi ko alam kung paano natatapusin to. Ang alam ko lang, utang na loob. Kung may pera ka, kung may time ka, at lalo kung may energy ka, utang na loob, lumabas ka ng comfort zone mo. Gabiyahe ka. Sumakay ka ng roro, sumakay ka ng bangka, sumakay ka ng barko, sumakay ka ng aeroplano, utang na loob. Kaya magbukbuk dyan. Huwag mong isipin yung jowa mo na ipag-break sa'yo, na nang-go sa'yo. There's a lot to see. My goodness. Namnamin mo. Kaya sabi ko sa inyo, maswerte tayo. Kayo mga nasa Pilipinas, hindi nyo kailangan i-goal muna yung travel abroad. I-maximize nyo muna, yes. Napakarami sa Pilipinas bago kayo lumabas. Correct. Yeah. Huwag kayong maging dayo sa sarili nyong bansa. Yun lang. So again, thank you sa mga nanood sa amin. Salamat sa mga nagstay. And thank you again sa mga nananatili na nagsusupport sa aming podcast. Please do share our episode. And also, mag-comment po kayo yung mga favorite destinations ninyo, yung mga tips ninyo. So with that, we say thank you and God bless to all of us. Good night, good day, and bye-bye. See you next time. Ay, sa Davao yun? Hindi ah. Boracay yun. Ayan. Okay. Yung nag-mall tayo sa SM Mall Baguio tayo. First 'yon. Yung first. Oo. Second ba pauwi noon? Dumaan tayo. Pauwi hindi papunta? Pauwi. 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 Davao ang 2010. De, 9. Ito yung nagdala ko ng jersey para na tayo. Hindi, Boracay yun. Boracay yun. Uy, etong... Sakay tayo, di pa na parang ano, bus papunta sa resort natin. Tapos parang may sakay na electric fan something sa likod. Basta something to that, ano. Itanong natin mamaya. Yun. Uy, basta Boracay yun. Alam mo, mixed up ka. Boracay yun. Boracay yun. Yun yung from ano. Ah, okay. From... Patiklan. Diba, ano pa, biyahe ka ng 2 hours. Nakaban ka. May lapit pa sa likod. Bura kayo, mixed up ka. Tapos yung jersey, bura kayo din yun. Bura kayo. Okay. Hmm. Kasi may dinadaan na tayo na parang buk-buk-buk. Tapos parang sabi niya, oh, buk-buk, something. Baliw, El Nido yun. El Nido yun. Kurong yun. Shit! Ewan? Kurong na trip yun. Wizard? Ito. The best one. Oo, yung inilaw. Inilaw. Ayan na. Yung hindi, ano ito? Gising-gising. Gising-gising. Na kaya nga siya, Queen of the City eh. Queen City of the South. Bali ganun. Queen City of the South. Ano?